Hello. Hello, good afternoon. It's 1 o'clock once again. All about safety with Tito J. Ferrer. And we would like to tell you that in this pandemic times, COVID-19 times, we could still work. And we have a guest in the construction industry. And our topic for today is construction safety during this pandemic times. And without further ado, I would like to give to you our guest. He is a occupational safety and health consultant. His name is Joseph Elvin G. Santos. Joseph, or how should I call you? Magandang hapon. Magandang hapon, sir. Then magandang hapon din sa mga followers at listener mo, sir, dito sa yung All About Safety. Okay naman dito at medyo hindi katulad ng regular time. Eh bago nating ano yun, 'di ba? Medyo bigyan natin ng konting hapyaw, no? Kami ni Joseph Elvin Santos ay membro ng Triskelion. Kaya binabati namin ang Triskelion Alumni Organization o tao sa pamamuno ni Congressman Bong Teves. Ang ating, siyempre, nasa safety tayo, si Director Binag, Noel Binag. Binabati din natin yung iba, mga nandiyan dyan sa abroad, ano, na mga Triskelio na nasa safety, mga engineer. Si Engineer Ricky Salandra, binabati ko. Yung kanina, sila, mga brads na sinang MLQ, sila Boy Chong, si Rafi Punsalan, si Al Munson, si Olga Pascua, magandang hapon sa inyo. So, magandang hapon sa lahat. So, para simulan na natin ang programa, no? So, ano ba ang construction ngayon, Joseph, dito sa pandemic times? Actually, sir, kung i-rate natin yung construction ngayon, dati nung before COVID, 100% boom. Yes. Pero ngayon na dumating tong from March last week hanggang ngayon, from 100%, siguro masabi natin 10 to 12% na lang ang gumagana. Yung sa mga construction na binbin. Mm-hmm. Especially dun sa mga project na may fit out, yung nasa finishing stages. Mm-hmm. Yun ang mga natira. Yung mga structural erection, yung mga hindi pwedeng itigil na mga structure na ongoing yung erection at baka naman mamaya pag tinigil, eh lalo tayo magkaroon ng aksidente. Lalo sa mga high-rise. Lalo na dyan sa may yung Central Business District ng Pilipinas, which is Makati, maraming matuwing dyan. Lalo na yung mga nasa 68th floor. Kung makikita nyo, nasa palibot nun, eh more on structural steel na po tayo. Hindi na po tayo gumagamit masyado ng conventional na tinatawag ito, yung mga masonry natin na CHB, hindi na ganun. And then yung isa pang hindi para tigil dyan, yung need for occupancy. Yung kinakailangan na, lalo na yung mga hospital project, yan ang hindi natigil. Pero, limitado yung tao natin. Kasi mayroon tayong susunding social distancing. Kahit sa construction, kayo na tinaga yan. Sinabi mo kasi yung social distancing, di ba? Construction safety tayo. So kayo, bilang isang consultant, ano ang protocol na sinusunod ngayon sa construction? Na hindi nga natigil lahat. So ano yung protocol na ginagawa mo, sir? Sir Joseph? Actually, sa amin, sa trabaho namin, ngayong time na to, siyempre nabawasan kami ng tao. Let's say sabihin natin meron ako 100 workers. Ang 60% noon hindi na nakapasok. Bakit? Malapit yung bahay nila sa job site. Hindi katulad ng iba, naka-stay in o merong labor camp sa loob ng site. May mga ganong klase ng job site. Depende sa ibang construction. Ang ginagawa ng social distancing, kunwari, gawin natin technical, sir, ha? Meron akong isang kwarto na ang sukat ay 8 by 4 meters. Okay. Social distancing, instead of bubultuhan ko ng tao sa loob, ang gagawin ko,
i-divide ko. Let's say, lagyan natin ng minimum of 3 feet o 1 metro o hanggang 2 meters. Okay. So, yun lang ang magiging tao. Kung baga dati silang 8, magiging 4 na lang. Or kaya 6, mababawasan. So, ilalagay naman natin sila o i-deploy natin sila doon sa ibang area na pwede nang paglagyan. Although, magsasacrifice yung schedule, wala tayong magagawa. Yun ang protocol natin. Yun ang magiging protocol. Actually, may mga lumabas na protocol sa ibang mga association dito sa atin sa Pilipinas. So, kailangan natin i-consider yung protocol ng DOH at ng OSHC. Okay. Yung serangan namin. Magaling, magaling. So, eh, syempre, di yung isa sa protocol natin, yung pinag-uusapan natin kahapon, yung mga PPE, di ba? Meron ba kayong shortage ng PPE ngayon sa construction industry? Meron, sir. Malaki. Malaki? Malaki yung naging epekto ng halos lahat ng tao ngayon, yung N95 na sinasabi natin. Nagulat niya ako pati sa labas. Although, ginagamit natin ang N95 to dust control sa loob ng construction. Kasi confined space tayo, sir. Eh. Pero ngayon, ginamit na rin sa labas ng mga tao, which is correct. Wala akong nakitang problema. Ang nangyari ngayon, buong Pilipinas ang bumili, sir. Hindi lang dito Manila. Yes. Ngayon, naglabasan itong mga washable. May washable na N95 nga eh. Pero yung presyo, lumaki. Ang laki ng shortage natin sa PPE. Pero paano natin gagawin? Hindi kumuha tayo ng ibang paraan na pwede naman natin gawin at alam naman natin pwede natin gamitin sa pamamagitan ng pag-control ng dust. Hindi lang naman dust mask. Eh. Mag-spray tayo ng tubig. Alternative yun. Para malaw yung dust. Kasi nasa loob tayo ng construction eh. Okay. Wala tayo sa labas eh. Tapos yung face shield. Yung face shield, ano lang naman yan eh. Ginagamit natin sa welding, cutting. Sa grading, diba? Sa grinding, di ba? Oh, sa grinding, di ba? Ngayon. Ang daming naka-face, full face mask ngayon, di ba? Ultimo yung mga frontliner natin. Tama yun, sir. Tama yun na. Ano. Kaso nga lang, ang nangyari, naubos ang PPE, walang gumawa. So, alternative natin is provide. Paano tayo magpo-provide? Marami naman paraan dyan. Alam naman natin hindi naman ganun ka-secured na masyado. Pero, hanggat maaari, mapapalitan natin ng alternative materials. Marami tayong magagawa dyan. Yung washable, na sinasabi, tela, pagawa tayo, lagyan natin ang pump sa loob. Eh, ganun din naman ang nabibili sa labas. Okay. Diba? Yan washable lang, continuous yun, lang. Diba? Yun ang maganda rin, washable, nauulit. Diba? Nauulit naman. Oh. Kaso nga lang, dapat sundin niya pa rin yung, kung sa N95, disposable, okay. Once mo lang gagamitin, itong washable, wash mo rin pagkatapos mong gamitin. O kaya, distribute natin sila ng 2 hanggang 3 para kada uwi na ng bahay, taban, sampay, gamit kinabukasan. Ito sa... Oh, medyo lakasan natin ng konti yung audio daw natin. Medyo mahina eh. Mahina, sir. Oo, namamahinaan yung ano, yung lakas mo lang ng boses mo ng konti, Joseph. May naka-live tayo na ano eh, di ba? So, eto, nilalakasan ko na. Pasensya ka na. Kasi, okay lang, sir. Okay lang. May nag-commenta kasi na mahina yung audio natin. So, pero okay naman. Ito, sir, ngayon. Okay na yung boses ko. Malakas na ba? Medyo umano, may tumatawag pang mga ano eh, mga iba. So kailangan natin 'yan para maano, magumanda yung ating kasi we're here to inform and teach people. Yan nga. So lakas mo pa ng konti ah. Itatanong ko lang uli, di ba, yung nasa N95 type PPE. Yung pang N95 okay, na ginagamit natin normally sa dust pagka nasa nagga-grind tayo sa confined space, nagano, di ba? Malikabok, mabuhangin. Pwede bang tanong ako, alam ko na sagot, pero ikaw na medyo para makapakinig tayo. Yan ba eh, na huhugasan ninyo? Sa experience mo na hugasan nyo? Actually, yung N95, hindi yan ang hugasan, sir. Disposable okay. Yan. Yan yung mga kategory ng PPE. Kahit anong brand. Pero yung pag ginagamit na natin doon sa mga confined space, yung mga breathing apparatus, cartridge type yun, sir. Napapalitan yung cartridge.
Okay. Sa mga printing works, cartridge na ginagamit dyan. Mm. Hindi na tayo gumagamit ng N95. N95 for masonry, ang carpentry, yung cleaning works or yung iba man, yung lang ang category kasi hindi natin pwedeng magamit yung N95 sa painting, lalo na kung epoxy ang gagamitin. Uh-huh. So merong other breathing up, may other PPE for that na hindi N95. Doon lang natin bibili sa mga low risk na ano ng maalikabo o kaya yung may amoy ng konti, yun natin binibili. Okay. So washable naman, sir. Yun yung mga na-improvise natin dito sa Pilipinas. Kung makikita mo yung may mga ano pa, yung may mga ito mask na ganito na kulay itim na may mga drawing pa. Actually, nilalagyan ng iba ng filter o kaya yung mga hindi nagamit na cartridge doon sa mga pang other PPE parang sa mga painting ginagamit natin. O kaya dinodoble o kaya nilalagyan ng foam doon okay. Sinabi ko kanina para lang ma-reach natin yung N95 category. O kaya yung percentage para hindi lang maano. May mahina pa raw eh. Tatawagan ko itong isang number ng DWBL, no? Para, may ito, nakikinig na nga yung mother ko eh. Tatanong natin, okay ba yung sound? Okay, sir. Ano hindi, alam mo, pandemic times talaga eh. Computer, nakikisama. Video natin. Kasi, ano eh. Pero, ito pa, isa, di ba? Construction. Alam naman natin sa construction, di ba? May canteen, may ano. Paano mo ngayon ina-address yung tungkol sa supply ng pagkain, no? Eh, project. Hindi naman, wala namang nagbabaon kadalasan niya kung may canteen-canteen yan eh. Meron ba kayong canteen dyan sa inyong job site? Joseph? Actually, sir, sa job site namin, wala kaming canteen. Ayaw pumayag ng kliyente. Uh-huh. Ang ginagawa namin doon is yung dadali ng pagkain paloob. Meron kaming isang nagke-carry noon or may caterer kami na hindi naman caterer na yung sa ano yung mag-handle noon na per order. O kaya ibang tao lalabas nung panahon ng walang COVID, lumalabas ang tao para kumain. Eh ngayon wala. So supply kami. Supply kami ng pagkain, iisang ulam sa lahat. Ganon ang ginagawa ngayon. Hindi po pwedeng lumabas na yung tao kasi upon entry and exit, lalo na kung may existing ka ng kliyente na may building na din, especially sa industrial, hindi nila inaalaw yun. Kaya ikaw ang mismo na magdadala ng pagkain sa loob, including... Joseph, tandali lang. Pare, medyo mahina yata yung sound ng 4-7 eh. Dito na lang kami sa 4-6. Okay? Sir, yung ini-interview niya lang ano, pero kayo malinaw. Malinaw. Ah, yung ini-interview ko medyo mahina. Sir, medyo lakas-lakasan ka mo. Ah, lakas-lakasan. Okay, sige. Puputol-putol, sir eh. Okay, sige. Okay, thank you. Okay pa. Subukan ko nga, sir, mag-headset. Oo, mag-headset ka. Medyo mahina daw yung sound natin eh. Teka lang, sir, ha. Nangyayin ko lang, sir. Kung alam mo, medyo pandemic times tayo. Eto, malakas na sir. Malakas na? Oo, sige. Yan. Malakas na. Paki-check nga sir kung malakas na itong... medyo tatanong natin uli sa ano, kanina sa ano. Yung boses ko, okay na. Yung sa'yo, no? So, hindi kayo nagkakaroon ng ano, ng canteen dyan. So, sinusupply nyo yung pagkain sa construction site nyo. Ganun ba, sir? Actually, ganun ang nangyayari, sir. Pero yung sa mga staff natin, siyempre, consider ng kliyente na na sa canteen nila kami kakain o kaya o-order. Pero sa mga tao, kumukuha kami ng concessionaire na pwedeng mag-supply ng pagkain. Okay. Naka-plastic man siya o naka-bento box ng tawag ito, yung wax paper. Ganun ang ginagawa. Mm. Kasi nga lang, may konting impact yun. Pero sa ngayon, sinusupply namin. Oh. Saan yung job site nyo ba? Metro Manila? Makati? Actually, sir, Metro Manila kami. Meron kaming Calabarzon. Meron kaming Region 7. Oh. Kalat ang construction. Mm.
So, yun ang namin. Di medyo magastos kayo dahil supply niyo yung pagkain? Ganun ba, Joseph? Sa ngayon, sir, oo. Pero hindi naman ganun kalaki naman, sir, kasi nga limitado yung mga pumasok na. Mm-hmm. At the same time, wala eh. Wala talaga sila makakainan. Kung magpapauwi pa tayo ng tao sa stopos para magsaing. Ganun din eh. Okay. Bakit hindi naman natin dalhin dun? Oh, sa ngayon, inalaw namin na ano, pinagpaalam namin sa kliyente na kung pwedeng kahit yung kanin, dun lang wag ano, by rice cooker. Okay. Bantay okay. Sarado na lang. Mm-hmm. Alright, okay, Joseph. So, ito na naman isa. So, sinasabi natin yung problema ng construction sa pagkain. Kaya ba sa overtime work? Diba? Paano yun naman yun? Kasi, anong ma-explain mo sa overtime work? Actually, sir, yan nga ang medyo nagiging problema ngayon eh. Mm. Nung marami ang tao, may overtime na. Yan okay. Ang construction, diba? Oo. Todo overtime tayo sa tao. Ngayon, nabawasan ng tao, mag-o-overtime. Mm-hmm. Ang ginagawa na lang natin doon, sir, eh, magpapa-overtime tayo, pero hindi katulad noon na talagang straight to finish na tinatawag, o finish go home. Mm-hmm. Yung mga, yung mga parang term natin, construction, pakyaw, ganyan, meron. Uh-huh. Although hindi naman pakyaw, pero pinapa-straight natin, gano'n, kanyari, let's say, beyond 5 o'clock hanggang 10 o'clock, binabawasan natin yun, sir. Hanggat maaari, wala munang overtime. Okay. Kasi kung may overtime, mahihirapan tayo eh. Kasi bukas, kinabukasan, wala makakapasok. Then sasagadin natin siya. Kasi so, hindi na wala silang ano eh. O kaya, shifting natin, sir. Oo. Uh-huh. Diba? Kung 10 tao mo, yun yung mag-overtime, yun yung iba, bukas mag-overtime. Yun okay. Ang discard eh. Hindi eh, pwede natin pull-bless eh. Madudurog tayo kasi wala tayong magiging accomplishment. Yung trabaho sa overtime, sir, hindi 100% na katulad ng 8 hours natin sa umaga. Oh, okay. Dahil may pagod figure na yan. Okay. Yan ang ginagawa natin. Tsaka to prevent also yung masita sa lockdown, nasa labas ang labor camp natin. Yun ang mga iniiwasan. Kawawa yung tao, pagod na, paghihintayin pa. Okay. Eh ano naman ang effect? Halimbawa, ako, trabador ako. Gusto ko mo eh. Gusto ko bawa, di ba? May mga stay-in, may mga barracks kayo dyan, di ba? Ano effect nun? Paano yung ganun? Anong sitwasyon dun? Actually, sir, yan, isa rin yan sa mga, ano, sa mga nangyayari problema ngayon. Sa lahat ito ng construction, hindi lang sa amin. Yung pandemic na to ang naging epekto sa tao, hindi yung trabaho eh. Okay. Yung pag-iisip ng tao o yung behavior ng tao habang sa krisis at nagtatrabaho tayo. Okay. Ang isip niya nasa pamilya. Ah. Kung may kinakain ba. Kung okay ba yung pamilya. Hmm. Ngayon, yung iba nagpapaalam, ginawan naman natin ang paraan. Hindi naman tayo para magsinungaling sa lahat na gagawin natin paraan, bibigyan natin ng pamasahe. Ang problema, paglabas niya pa lang, hindi na siya pinapayagan. Binigyan ng pahintulot ng barangay. Okay, sa barangay ito, susunod ang barangay. Tapos, may shortage pa tayo ngayon. Alam naman natin walang public transportation. Correct. Kung service naman ng kumpanyang gagamitin, sisitahin na sisitahin. Uh-huh. Parang kang bayan-bayan na sinisita. Yes. Magkakaroon tayo ng problema. Kaya pinapangaralan namin ng tao, ang pangaral namin sa kanila, hindi mo kailangan umuwi sa mga panahon na ito. Ang kailangan mo, magpadala ka ng pinansyal na suporta sa pamilya mo. Yun ang pinaka dapat mong unahin gawin. Kasi wala eh. Gobyerno natin ang nagsabi na lockdown tayo. Per province, per area. Hindi tayo pwedeng hindi sumunod doon. Kasi ang isang tao, pag maapektado niyan, buong komunidad ang maapektuhan niyan. So, kailangan natin sumunod. Kaya lagi namin pinapangaralan, pagka sakaling magpapada sila, magpapaalam, sabihin na natin sa umaga, magpapaalam sila o kaya pasiservisan natin doon sa mga money express padala, yung mga ganun. Oh, yung ginagawa namin. Yung mga, ano ba yan, yung, oh tama, may pay cash, may marami, yung mga pinapadala namin, yung mga dating sanlaan, di ba? Ay, sir, yung mga dating sanlaan nga. I-advertise dahil hindi naman sponsor yun. So, tsaka express padala pala tawag doon, sir, yung mga ganun.
Oh, so yun ang kailangan. Additional cost din yun dahil may bayad yun, di ba? Actually, sabi yun talaga, yun ang burden. Pero yung iba naman, actually, this na sir sa amin, no? Kahit wala kaming pasok, binigyan kami ng pagkakataon ng kumpanya na bigyan kami ng sahod. Okay. Panuporta. Hindi naman sinabi, sa inalimbawa ko lang, na hindi siya pumasok, at least meron siyang papadala sa kanila. Doon sa naiwan niya sa probinsya, doon sa mga nakadestino at yung mga nag-i-stay dito sa site. Ganun ang ginawa. Okay, okay, okay. So, ito pa isa, di ba? Yan, ang mga sinasabi mo na problema from PPE, sa pagkain, sa overtime work. Effect niyang sa trabador natin na paranoid, di ba? Meron, meron akong ano eh, dinidiscuss, baka mamaya na ano natin yung gagawa ang JLF project ng ako bilang isang matanda na nasa safety na stress management. Diba? Yan ang kaya lang, gawa tayo ng mga ganito, Zoom. May 15 estudyante ako and then sasabihin nga natin how to counter up with stress management. Yan ang mga susunod siguro natin. Pero bago yun mo yung sagutin din yan kasi ibang topic na yun, inaano ko lang. Yung isa pang problema mo na napabanggit mo din sa akin na off-air tayo nung isang araw, yung mga subcontractor mo. Yun, ano, sir. Naman sa subcontractor mo? Ito naman sa mga lahat, no? Kasi kalimitan ng subcontractor. Manpower supply, di ba? Okay. Ngayon, inaasa nila sa GenCon lahat. Tama yun, walang problema. Okay. Kaya ang ginawa natin programa doon, bago ka magkontrata sa amin, sa mga nahahawakan ko, kailangan ang tao mo may service vehicle at ayoko nakikita naglalakad. Okay. Tama. From gate ng construction hanggang doon sa kanilang bahay o sa stop house o kaya doon sa kanilang sa waiting place nila pag pumapasok, ihahatid ang tao. Okay. Hindi yung makikita ko na naglalakad na naka-uniforme, basang-basa ng pawis. Yun yung isang problema sa construction subcontractor. Pangalawa, yung bang mga tao nila ay merong kaukulang pag-ibig, pilit, SSS. Yan yung problema eh. No. Kasi pinapakyaw eh. Bago sila makapasok, meron kaming checklist ng mga kailangan ng gobyerno. Hindi ng gobyerno, ng kumpanya. Eh dapat iyan nila yun. Iyan na nila yun, i-go nila yun, kung hindi, hindi sila makakakontrata. Mahirap, sir. Oo. Mahirap yung sa umpisa, okay lang yan. Sa huli, patay tayo dyan. Oo. Mahirap yun. Sisihan. Ang daming sisihan. Eh, wag na. Bigyan natin sa tao yung dapat. Tayo naman ay Pilipino rito. Nasa Pilipinas tayo. Kasi diba? Nasa bigyan natin lahat. Yeah, yeah. Nasa TV, no, Joseph, ano, ang daming mga several high-rise na or high-rise, vertical, horizontal construction, naipit yung dandang mga subcontractor. Yung general contractor, medyo okay yun eh. Malalaki kontrata. Yung maliliit, yun ang hit na hit eh. So, sa inyo yung nangyayari yan, di ba? Actually, yun ang talagang binabago. Hindi ko naman sinabi nangyari yun yung mga unang panahon, yung mga unang taon itong pinapasukan ko. Pero, naano na namin eh. Na-achieve na namin ng dahan-dahan, napasunod namin, at then yung, ayokong ano, sa isang banda, pagdating ng magkaroon ka ng problema, eh, ang ibigay sa akin, yellow pad na lang. Ayoko nun. So, baguhin natin. Kung sa yellow pad, marami lang susulat dun. Baka mamaya, pambili lang ng corneto, yung tinatawag na 20. Huwag na. Bigyan natin siya ng, ano, bigyan natin siya ng maayos na laban na sumusunod lahat sa panukala natin sa dole. Eh, yung tao, hindi mahirapan. At the same time, win-win solution to sa contractor. Doon sa general contractor o sa may-may-ari. Hindi siya magsasakripisyo na masyado. Okay. Kaya, Yan, okay, okay. So, ayan, ano, nadidinig nyo yung sa mga late tuners natin, no? Ang ating guest ay si isang OHH o Occupational Safety and Health Consultant, si Joseph Elvin G. Santos, no? Dinidiscuss natin ang topic na construction safety at mga problema ngayon during this COVID-19 o pandemic times, ano? So marami kami na discuss, no? So magbibigay lang tayo ng konting papugay sa ating sponsor, no?
Joseph, if you mind? Okay, sir. If you mind. Sa mga nakikinig, no? Sa mga kailangan ng mga rigging, lifting, transport, moving services, tawagan nyo lang po ang JLF Project International Inc. Mga experienced riggers, truckers, crating contractors. Pag kailangan nyo po sila, tawagin nyo lang po sila sa 0917-862-4995 o sa jlfproject.com.ph no? O jlfproject.com. Yan po sila. Meron po silang mga website. At inuulit ko, 0917-862-4995. So tuloy tayo sa interview kay Sir Joseph. Sir Joseph. Yes, sir. Meron bang exemption ang meron ka bang alam na exemption ng construction industry ngayon? Meron na bang yung bagong direktiba ng presidente o wala pa exemption sa construction? Actually, sir, protocol pa lang ang binigay. Okay. Depende yan sa pagtuloy sa May 15. Dapat yung protocol na yun bigay. Sa exemption, meron naman. Although hindi man alam ng gobyerno, ng presidente, pero meron talagang yung inaheri, yung kinakailangan, yung in need. Tulad nung sir napapalabas na sa mga television. Okay. Nung ginawa yung area para sa COVID patient sa Kainta. Di ba construction yun? Okay. Nagtayo sila ng mga drywall partition. Yun, katulad nun, nandun yung mga tao na nag-construction. Yung mga ospital na nagpapalagay ngayon ng board up. Okay. Talagang kinakuha yung magkaroon ng quarantine area for those people na positive, lalo na doon sa may ospital. May mga ospital na halos kalimitan, may construction pa rin, sir. Oo, kasi doon marami. Diba, yung Rizal Memorial, kinonvert nila, di ba? Marami kinonvert na quarantine facility, so kailangan yun, di ba? Kailangan natin ng ano. Sana masabi yan sa mga checkpoint, sa mga militar, sa mga pulis na may mga trabahador na kailangan po sa ating construction industry, no? So, tama ka sir, tama ka dun sir. Katulad nun sa hospital nga na binabanggit ko kanina, kalimitan ng hospital natin, medical center ginagawa. Aha. Hindi sa mga ko sabong Pilipinas, sa mga construction work na ngayon sa mga hospital. So lalo na nga sir, yung katulad ng mga kasi itong build project ng ating gobyerno, napakalaking bagay niya sa mga, lalo na sa mga ospital. Meron ka talagang hindi mapipigilan, which is para sa tao eh. Mm-hmm. Yung ginagawa, hindi naman na para pagandahin lang. Hindi sir, in need talaga. Need for occupancy ang nangyayari. Okay. Katulad ng, let's say, lalo na itong paggawa lang ng boot sir, construction yan. Uh-huh. Pag-ayos lang ng kalye, construction yan. Mm-hmm. Paggawa ng pag-isolate kahit bakod sir, construction yan. Okay. When in need sir, siguro hindi naman siguro masama, lalo na ang makikinabang tao naman. Okay. Lalo na sir, isa pa, ito pa ang pinakamatindi bukod sa hospital, yung mga food related company. Okay. Yung storage nila sir, o kaya yung kanilang production, kailangan ng sub warehouse o sub production area. Mm-hmm. Yan hindi maiiwasan yun sir, kasi may shortage nga tayo. Kung sino lang yung naatasan na kumpanya na pwedeng mag-produce, yun, lalo na yung mga gamot sir. Mm. Yung mga gamot, yung mga, hindi ko nababanggitin, may mga medical drugs na nagpapagawa ng planta ngayon sir. Talagang minamadali. Hindi naman natin sasacrifice ang safety. We cannot compromise safety anytime. Hindi pwede yun. Pero, yung construction na turnover sa iba pang sa susunod na buwan pa, gumagawa tayo ng temporary para lang ma-serve all Pilipino dito sa atin. Ayun. Yan. So, katulad nga, ulitin ko lang ulit para sa minsan. So, kailangan ang ating mga pulis, mga barangay, no, medyo may mga pharmaceutical, sabi nga ni Sir Joseph, na ongoing ang construction. Kailangan natin po papasukin sila at kaiba ang protocol niyo ba? Binibigyan niyo ba sila ng parang certification na sila nagtatrabaho sa ganitong kumpanya, naka-proper attire sila, tapos meron, siyempre, alam ko, binanggit mo, ano ba yung mga iba mong ginagawa para makapunta sa planta
o sa construction yung mga trabador? Actually, sir, mayroon talagang COE. Okay. Number one yan. Okay. Dahil sa mga frontliner natin, sa mga checkpoint, na kailangan yung COE, ID. Okay. Yan ang hinihingi nila lagi. So, mm-hmm. sa mga sinasabing natin binalagyan ng construction, hindi yung malakihan na yung kinakailangan lang, ha, yung hindi yung tutuloy namin itong project ito, blah, blah, blah. Hindi ganon. Doon sa mga temporary, no. at doon sa mga kailangan tapusin lang. So, binibigyan namin sila na service, COE, ID. At mm-hmm. meron sa kanilang, sa isang, kunyari, sa isang batch na papasok, mm-hmm. meron isang team leader o head doon na mag-aalalay at magpapaliwanag doon sa frontliner o kaya doon sa mga checkpoint. Sir, kailangan po kami dito. Ganyan. Mm-hmm. Hindi yung sila-sila nakipag-usap. Then, pagdating sa sasakyan, may social distancing din sila. Ah, yun. So, sa isang hindi makakatabi. Kung isang ano yan, L300, dati lamang 10, ngayon ilan na lang ba rin nasa kayo? Eh, 6 na lang. 6 na lang. Ngayon talaga magkakatabi sila. At anong sa likod? Aha. Hindi, kung hindi maiwasan, 8 kasama driver. Okay. So, okay. Dalawa sa harapan, 6 sa likod. Yun ang ginagawa natin kalimitan, sir. Oo, 6 sa likod. Okay yun. Kasi nahaba yun eh. So, tatlo lang ang makakaupo imbis na 6 man, di ba? Hindi kong dikit-dikit, di ba? Tsaka, sir, ano, hindi po pwedeng hindi naka-face mask. Oo, yun ang kailangan. Naka-face mask talaga sila. Sabi mo nga, yung PP, pero nung araw talaga sanay tayo talaga sa PP. Ngayon talagang PP na lahat, ano, yung top of the proper working attire. Tapos syempre yung ikaw, siniseminar mo yan eh, awareness nila rito sa COVID-19. At yung mahalaga ngayon, yung wash of hands, di ba? Yung clean, yes, na pinapatupad mo, di ba? Ngayon. Sige, sir. Ngayon, ano na natin yan. Hindi, ano na, balikan lang natin. Meron na ako nakita dito kasi COVID-19 eh. Meron ka na bang na-experience o wala pa na yung mga suspected o screening mo sa COVID-19? Una, screening. Pangalawang question ko tungkol sa suspected cases ng COVID-19. O what do you do about it? Actually, sir, sa amin ngayon, sa mga tao namin, hindi pa namin pinababalik yung iba, di ba? Itong mga taong to, na-quarantine na namin. Although yung client may sariling scanner bago pumasok. Ah, okay. So meron silang sariling scanner, ini-scan din yung tao namin. Mm-hmm. Kung sa ngayon, wala pa naman akong suspected sa amin na mga tao nagkaroon ng COVID. Kasi nga, nalimitahan din yung barracks, at the same time, daily ang pag-monitor sa amin sa screening pagpasok. Tapos yung pinanukala nga namin mga washera ngayon, dagdag yung mga lamesa namin na may alcohol at saka yung tubig. Okay. Yun yung sa ngayon. Kasi ang gagawin namin sa May 15, may bago kaming protocol. May bago? Sa lahat. May bago, sir. Actually, babaguhin talaga. Hindi naman ganun kabago kasi yung binigay sa atin ng PCA, ng Philippine Construction Association Incorporation na guidelines, at the same time, kasama din ng Department of Health. And okay. Then, ipapattern natin yung sa Occupational Safety and Health Standard, which is yung Department Order 198-18 o yung tinatawag nating 11058. Mm-hmm. O yung tinatawag nating DO-13. Halos na gano'n, sir. Nagdikit-dikit sila. May mga konti lang na nadagdag, pero kalimitan, pumapasok siya sa workers welfare facilities natin. Mm-hmm. Nagdagan lang natin yun. Nilagyan natin ng industrial hygiene. At the same time, in-strengthen lang kasi talagang ito, wake-up call to sa lahat ng construction na yung mga ini-improvise na PPE. Na hindi naman dapat. Mm-hmm. Ngayon, namukulat na tayo dyan. Eh. Kasi dati, helmet mo, lalagyan ng, alam mo yung ano yung handle ng pintura ng isang ng 4 liters? Uh-huh. Yung handle? Uh-huh. Instead na merong chin strap yung helmet, yun ang pinagagamit. Uh-huh.
May mga ganun. Okay. So ito, wake up call na rin to sa May 15 kung hindi man ma-extend ang ECQ. Mm-hmm. Ang gagawin ng sa amin, sana gayahin man o sa lahat ng mga kasama nating consultant at practitioner at safety officer, okay, eh, pagkapag natin yung dapat na, kawawaan pa ako eh. Mm. Total, yung 11058 o yung 198-18, eh, binigyan tayo ng monetary penalty. Okay. Eh, instead na magbayad tayo doon, sumulod na lang tayo yung gagastusin natin doon sa tao na lang. Oo. Di ba? Tama. Ganun sir ang ano ko. Tama. Yung gagawin natin. Tama. Eh, kasi nga, di ba? Eh, alam mo, yung kasi na napapansin ko lang yung ano natin, planning lang lahat, di ba? Pero kung na-plan talaga natin, di ba? Yung talagang basic yan, eh, hygiene, eh, maghugas ng kamay, maligo, naka-PPE. Kasi pag sa atin, nung araw, talagang di pa uso yung salitang PPE, may PPE na sa construction. Kasi pang kaligtasan natin sa ulo, may mahulog na tornilyo, di ba? Butas yung bungo natin. Sabi mo yung mga sa confined space, sa mga welding, sa grinding, naka-face shield na tayo. May yung welding, maraming fumes eh, di ba? O yung ordinary dust, di ba? So, talagang ang disiplina ng construction at mga safety officer, nandiyan dyan na. Sinwerte ng gobyerno na in place na lahat. Kaya lang hindi pa tayo ganun kalawak. Marami kasing tao na hindi naniniwala eh, di ba? Itong sa COVID-19, kaya nung una to, hindi nga nagtatrabaho po, pagdabi naman ng palengke, dikit-dikit din. It depends a point. Kaya meron din ako mababalitaan at babalitaan ko nga, yung mga nagtatrabaho sa power plant, hindi yata sila nakakauwi. Kasi pag lumabas sila, bumalik sila, nahawa sila, eh magsha-shutdown yung planta. Kasi hawa-hawa na eh, di ba? Tama yun, sir. So, eh, yung other measures mo, like mga risk assessment mo, response, mga latest updates pa in development. Mm. Ano pa ba yung masishare sa, in regards to sa construction industry? Actually, sir, yung mabanggit mo yung other measure na yan, yung risk assessment na yan. Mm. Actually, dapat siyang ginagawa bago pa lang mag-construction. Oh, okay. Bago pa lang mag-construction. Yeah. Mm. Alam ng isang contractor kung anong pagsisimulan niya. Siyempre, magsisimula tayo sa site clearing. Mm-hmm. Sa site clearing pa lang, meron na dapat safety. Hindi okay. Safety officer, safety program. Okay. Ang galing mo. Safety program, sir. Kasi let's say, nagsasite clearing ka, gumagamit ka ng equipment. Mm-hmm. Ano merong hazard dun? Mm-hmm. Diba yung pole, yung strike against ng sa heavy equipment, uh-huh. Yung heavy equipment, hindi nabasa yung sa site clearing, swamp pala yun, nahulog yung equipment. Dapat sa investigation pa lang, sa paggawa pa lang ng execution ng isang trabaho, ginagawa na natin ng risk assessment. Sabay yan, sir. Pag nakita pa lang ang plano ng isang engineer o ng isang safety officer, foundation pa lang o site clearing pa lang ang sinasabi ko, mm-hmm. Alam mo na ang sukat ng iyong huhukayin. Yes. So let's say 3 meters by 3 meters. Yes. Ang apat at ang ano, at ang lalim ay 4 meters. Di alam mo na kagad na may hagdanan yun tsaka slope protection. Di ba may mga ganon? So, from site clearing, may risk assessment ka na dyan kung hindi man risk assessment ang paggawa mo. Mm-hmm. Execution plan. Oo. Hindi mo naman kailangan maganda ng execution plan. Yung kahit yung mga stick-stick na tao lang, mapaliwanag mo lang na ito ang dapat natin ilagay. May protection tayo na blue sheet dapat dito para hindi mag-soil collapse. O dapat pala, dalawa hagdanan natin dito base sa standard ng OSHS. Uh-huh. Yung mga ganong bagay. At saka dapat, ipapaliwanag yun, gawin mo na sa wika natin, huwag mo nang Englishin. Diba? Hindi, sir, ano lang, realidad. Kasi ipapaliwanag mo sa tao yun. Kasi ako, site clearing, may permit ka. General construction. Mm. Ang lalagay mo doon, paano mo gagawin? At anong potential hazard na ilalagay mo? Tagalogin mo na at saka hazard control. At bukod doon sa permit na yon, may dissemination ako, napipirmahan tao na naiintindihan nila.
yung patrabahong gagawin. At bukod doon, may layout. May layout yun, sir. Naka-layout doon kung saan sila pupwesto. Tama. At yung bawat contractor, na subcontractor namin, may safety officer at first aider. Yun ang implementation natin. Kasi kung hindi mo kasabihin, magastos. Magastos may safety, magastos yung safety precaution. Sabihin na natin na 100,000 yung gagastosin niya, nahulog yung tao niya, gumastos siya ng kalahating milyon. Sinong lamang? Di ba ganun din? Oh, di ba ganun din? Mahal pa pag aksidente. Hindi masamang maging OA kung safety ang pag-uusapan. Kung 100%, lagyan mo pa ng 25% para sigurado. Kasi pag hindi mo nilagyan ng factor na gano'n, baka 300% ang mawala, sir. Oh, eh, lalo na, yung buhay, hindi na natin maibabalik yes, yung buhay. Yes, sir. Priceless ang tao. Mm-hmm. Yung mga nabubulag lang ng ano, sabihin na natin yung mga nakakapag-quit claim lang na pumapayag kasi malaking pera, pero nauubos yan. Bumili ka ng isang cellphone na 75,000. 200,000 binigay sa'yo. Di 125 na lang. Tapos kumain ka pa sa masarap na restaurant. Diba? Hindi ganun. Hindi ganun dapat thinking ng mga tao. Dapat ang thinking nila, paano ang pamilya ko? Kasi ikaw isa ka lang na nagtatrabaho. Yung iniwanan mo, lalo na kung masipag kang gumawa ng anak, pito, plus isa, yung asawa mo, di walo. Walo yung nag-aantay sa'yo sa bahay. Yan ang paliwanag ko sa tao lagi, sir. Yun ang ano. Kaya kasi si sa mga late listener tuners uli natin, ano? Kasi si Sir Joseph Elvin G. Santos ay talagang isang OH o Occupational Safety and Health Consultant. At kaya niya alam yan eh. Kami, nagkasama kami sa isang project dyan sa may casino, no? Na sinabi niya nga na merong heavy equipment, merong crane, malapit na siyang mag 90 degrees ang angle. So sabi ni Sir Joseph, kailangan niya ng mga certified riggers. At yun ang ginawa namin, na-delay ng konti yung trabaho at walang aksidente. So maraming salamat sa iyo doon, Sir Joseph. Yun talagang kailangan, sir, kasi hindi naman natin masasabi kung magkano presyo na nasa loob ng binubuhat natin. Hindi yun eh. Aha. Yung mababagsakan o yung maaapektuhan na tao na nasa baba. Yes. Ilang tao 'yun, ilang pamilya 'yun. Mm-hmm. Hindi ka naman lalo na sa construction. Aha. Hindi lang isang anak niyan, tatlo, apat. Pinakamarami na 12. Oh. 'Yun ang totoo, sir. 'Yun ang totoo. Kasi hindi lang naman hindi tayo sa kanila nag-aano eh, hindi tayo sa kanila nag-relay. Eh. Bakit ka ba nandito sa construction? Dahil sa mga anak mo at gusto mong marangal. Mm-hmm. We are construction worker. We know that. Yes. Diba? Kung hindi natin papayo silang ganun, bara ba yan? Patama yan? Sige lang, ganito. Hindi, sir. Kahit na magalit sa atin ang kliyente, kung ang pangalan at yung karangalan at yung tao involved, murahin mo na lang ako. Pero hindi ko susundin yung hindi dapat. Kasi yun tayo eh. Lalo na ngayon. Yan. Yung ibang mga construction firm na malalaki dahil sa atin sa Pilipinas, yung malalaki dyan, alam naman natin yan, hindi ka na makakapagtrabaho na yun kung wala kang execution plan at risk assessment. At ang dole ngayon, pag nagpasa ka ng construction safety and health program, hinahanapan ka na ng risk assessment. Okay. Which is correct. Which is correct, sir. Hindi mo kailangan maging mahaba at maging English at sa kantutakan lagay mo. Lagay mo lang yung tamang kahit basic na risk assessment. Makita nilang naiintindihan at napapasunod mo. Yun ang kailangan natin. Hindi yung sobrang kapalang ipapasa mong safety program, hindi mo naman maintindihan mo saan kinuha. Ganun, sir. Kaya napaka-importante ng other measure na yan. Okay. Brad, medyo alam mo naman, maraming mga nagtitext sa atin. Eh. Ito yung ating mga taga-listening, mga Tau Gamma Sigma. Keep safe daw and watching sila. Stay home, keep safe. Sila Sis Marlene Monpero, si Sis Tari Salvador, si Sis Beth Sandoval, Sis Rona Ruperto, Rowena Recepcion at Olga Palma. Yan yung mga nakikinig sa atin at
At ito, kasama natin Brad, isang tunay na Triskelyon, si Joseph Elving Santos. So, binati lang natin sila at alam mo naman, nakikinig sila sa atin. At magtulungan tayo para dito. Mga inaano ko rin, no? Sa mga Triskelyon na Brad, no? Pumunta dito sa atin at sa akin DWBL tuwing Sabado, alauna hanggang alas 2. So, saan tayo? Continue natin yung sa safety program na ano, di ba? Marami kasi ngayon, kumpanya, ano na eh, umano na yung RA 11058 eh, di ba? Na kada isang job site, kada isang trabaho, may isang safety officer. Sabi sa akin ng isang foreigner, isang job site, sabi niya, parang ang daming safety officer kasi sabi ko, 10 work. Ano ang pananaw mo dyan bilang isang consultant? Kasi sabi niya, sa Amerika, isa lang ang ano nila, isa lang ang safety officer nila. Dito sa atin, medyo numerous tasks, bawa, may sa excavation, may isang safety officer. May erection, may isang safety officer. Eh, may nag-ano doon, may nagta-tank cleaning, o may, ano, may isang safety officer. Anong pananaw mo doon? Doon sa observation na yon. Actually, ganito, sir, ma'am. Ang standard nila halos halos parehas ng atin. Okay. Nagkataon lang sa atin dito na batas natin dito sa Pilipinas, yung OSHS natin, yung pag-deploy ng safety officer, dinepende yan sa kung anong hazard meron ka. Okay. O, sample construction. Ang nilagay natin category doon, 1 to 50. Diba? Okay. Isang safety officer na bago sa 11058. May okay. Part-time, mayroon mga ganun, et cetera. Sabihin na natin, hindi ko na napapaliwanag para malaman lang ng tao. Okay. Yung isang contractor, kailangan may safety officer siya. Kasi, hindi naman mahahawakan na niya ng general contractor. Ngayon, kung hahawakan niya ng isang safety officer at 1,000 ang tao mo, paano mo sila magagabayan? So, sabi ng Amerikano, di ba? Sabi mo kayo na siya, sabi ng Amerikano. Okay. Kasi sa kanila, bago pumasok, dumadaan sa training ng safety. Mm-hmm. Yung worker nila mismo. Dito sa atin, unti-unti natin ginagawa yun na lahat ng tao may one-day safety awareness training. Oo. Pag certified ka na nun, di okay, walang problema. Eh, mas maganda nga kung walang ng safety. Alam mo na yung safety mo sa sarili mo eh. Okay. Na alam mo na, ito, nasa working attendance ako, dapat pala naka-harness ako. Hindi katulad sa kanila na sa una pa lang, may examination pa. Mm. May training pa ng paano gumamit ng harness. Mm. May training pa paano mag-welding. May certificate pa. Ginagawa din naman natin yan. Oh. Hindi naman natin, hindi niya naman masasabing ganun. Siguro pride niya na lang yun, sir. Pero yung mga Briton, yung mga kanon natin nandito sa Pilipinas na nagtatrabaho, yung mga alien natin dito sa construction, bakit hinihingi nila dapat certified or kaya duly certified yung training center at yung tao kailangan dumaan sa 3 araw na training o kaya 1 day. Ganun na ngayon, sir. Kaya yung sa mga foreigner, kung nasa Pilipinas man kayo, if you have a listener, a foreigner listener, sir, just stick to our standard. Yes, tama. Yes. Pinanggit ko our lang. Our standard. So, kahit na ano, nagugulat lang ako dun sa anong yun, mga tao. Pero kailangan ngayon na RA 11058, yung sinasabi mong 8 hours mandatory training, yun ang kailangan eh. Bawat kailangan talaga, sir. Kailangan dumaan dyan. At hopefully, lahat na ng trabador, magkaroon na ng talagang magandang awareness. At dito kami ni Sir Joseph Elvin Santos, binibigay namin naming oras sa sambayan ng Pilipino bilang patunay na tayo number one sa atin ng kaligtasan o safety. Ngayon, Sir Joseph, ano? Yes, sir. Mga 9 minutes till 2, no? Baka mamaya kasi makubusan tayo ng oras, bibigyan kita ng time para batiin mo naman yung gusto mong batiin. Tapos, babalikan kita para
batiin mo, at ako, babatiin ko rin yung ibang mga nagpapabate. Alam mo naman, sa radyo, puro bate, ganyan. Sige sir, batiin mo lahat. Unang-una sa lahat, binabati ko yung presidente natin, si Rodrigo Duterte. Sa kanyang ginagawa, sir, Mr. President, masuportado ka namin. Doon sa Dole Secretary natin, kay Secretary Silvestre Bello, sa ginagawa niyang tulong sa construction safety, kay Engineer Noel Binag ng OSHC. At doon sa mga Dole regional offices natin, doon sa Dole Cainta, kay Maribig Martinez, Celia Ariola ng Dole Batangas, si Ma'am Socorro ng Multiparlas. Although lihis na industrial, pero marami din sa Alabang eh, puro call center. Doon sa aking mga bossing, kay Mr. Aaron, Engineer Aaron Cao, Amstel Structure, sa pagsuporta niya sa safety. Talagang hindi kami sir nagtutuloy na hindi po pwedeng hindi dumaan sa safety ang trabaho. Kay Engineer Pablo Juan ng PL1 Construction, sa pagpapatuloy namin at paggawa namin ng plano sa pangkaligtasan at sa kalusugan ng tao doon sa kanyang mga hawak na project. Doon naman kay Mr. Kay Ms. Erica Joy Santos, doon sa aking kapatid na may isang call center na hindi niya pinababayaan yung mga tao niya na naka-quarantine man dito sa opisina, ay tuloy ang ayuda at supply, lalo sa pagkain at sa pangailangan ng tao. Doon sa mga kaibigan ko, doon kay Engineer Jojo Cadayong, Engineer Louie Hermoso, Engineer Christian Tilias, Engineer Jerome Lisay, si Engineer Ricky Friel, at si Engineer Foylan, yung mga barkada kong sumuporta sa akin doon ng araw. Doon sa aking trabaho sa Japanese construction firm. At binabati ko din yung mga kabatch ko sa Liceo de San Pedro, batch 1994, high school. Si Dr. August, ILO director na ngayon, dating executive din director din ng OSHC. Boss Eros, musta ka na? Ng Sophie, hindi ka makakalimutan. Oh, si Boss Eros natin, ha? Yan, presidente ng Safety Organization of the Philippines. At ang katuwang naman yan sa ASPI si ngayon, si Engineer Jojo De Maano, at saka sila Nomer Reynaldo. Yan, sila Michael Arguelles. Ay, si Mike, okay, kaibigan natin yan. Tsaka pati na rin natin yung isang kaibigan din natin sa kabilang kumpanya, si Arnold Soleta. Tsaka si Don Orido ng Eton, Philippines, ng Eton Properties po. Abroad din natin yun, at at the same time, consultant din yung ating kaibigan na yan. Si Dento, Don Orido? Sa Eton Properties. WS Party List. Okay. Preskillet po yan. And then, all the members of Tau Gamma Pi and Tau Gamma Sigma, Preskillet ng Grand Fraternity Sorority all over the world. Region 4A, Calabarzon, anywhere in the Philippines, anywhere in the world. Mabuhay kayo lahat at mabuhay ang malayang kapatiran sa inyo. Oh, ang dami natin eh. Yung binabati ko rin yung diyan sa Triskillion, Manila, sila Doc MP, no? Sila Konsehal Letlet Sarkal. Lahat halos diyan ng mga frontliners, marami diyan sa Maynila, mga membro ng Triskillion. Mabuhay sila. Ito pa isa, may nag-text sa akin, no? Brad Ranti at saka si Ever Alagad, they're listening also. So, kung sino pa ba yung mga nandiyan dyan, ano? At nuulit ko, no? At nagpapasalamat ako sa mga dito, sa mga brad natin sa ano, Toka. Sino ba itong brad natin dito na sa Toka na isa siyang dating ano, si Brad Ransam, no? Past president daw ng Philippine Society of Mechanical Engineers sa Alcobar, sa Danam area, no? Ang nagpapabati sa kanya eh sino ba to, si Mario Dayawan Jr. Magandang hapon sa iyo, no? At saka si kila Brad Rick Fiesta, no? At ito si ano lang eh, alias ito eh OTEP siguro, OTEP Law, no, ng sa mga Toka. At again,
yung iba pa dyan na ating mga kasama natin sa Triskelion Grand Fraternity, ang ating mga founding fathers, ano, at ang ating mabuting congressman, Bong Teves. Maraming salamat. Si Senator Joel Villanueva, si Senator Ralph Recto, si sino ba? Madami yan. Yan pagdating ko, si Vice Governor Leviste. Diba? Napakadaming mga sikat na Triskelion. Katulad mo, Brad. Si Sir Joseph Elvin Santos ay sa susunod dyan. Baka maging movie actor na. At ano na ta, you know, we have come a long way from, pwede naman natin sabihin, ano, from Soler, di ba? Inabati yes, natin yan. Si, kasama natin mga tigay-black dyan, sila Noel C, sila Noel Villegas. Magandang hapon po sa inyong lahat. At sino pa ba? Ah, ang aking palang mga magulang na nakikinig, si Cesar and Purita Ferrer, si Vincent at si Bobby. Ang aking may bahay na si Pam Ferrer, si Joy, si Samantha, si Julian, si Isabel at saka si Jolo. Ikaw, pwede mong batin. Meron pa tayong isang minuto, Sir Joseph. Sige, sir. Ito, dagdag ko lang dun sa aking mga anak, sa pamilya ko. Stay strong and healthy. Kasi hiwa-hiwalay kami magkakapatid. Yung pamilya ko narito sa kabila, dito sa San Pedro. Yung iba, nasa may bandang Cavite. And then, add ko lang, sir. I-market ko lang yung aming ABI TCS Training and Consultancy Services. Isa okay. po kung speaker dito. At the same time, ako po yung kanilang consultant. Kinabati ko lang yung general manager namin dyan, si Ms. Salvacion Haro. Ma'am, mabuhay ka. And then doon sa aking kaibigan, very close. Kabila man to, pero nagkaisa kami. Si Mr. Raymond Blanco. Isa siyang alpha kaparo ng kaibigan natin. At di pagdating dito sa, ano, sa safety, pares kami ng ng layunin, sir. Yun lang naman ang mababati ko. At saka sa lahat ng mga naging safety officer ko, sa mga nakakilala kay Boy Galit, mabuhay kayong lahat. Ito ako, naglilingkod sa inyo, si Joseph Santos, also known as Boy Galit ng construction dito sa atin sa Calabarzon at sa Norte na din. Huwag nyo lang kalimutan yung mga sinabi natin dito kanina. Sundin lang. At lagi tayong maging update sa television, radyo man, lalo sa DWBL. Papasalamat ako sa isa akong ginawa nilang guest interview dito. At malaking ano to, hindi basta lang. Malaking makukuha nating aral o yung mga kaalaman pagdating sa safety. Okay. Yun, sir. Okay. Salamat. At bago natin isarado ang programa natin, si pinabati natin si Engineer Mon Solis, no? Si Bob Mon, gusto na. Dating presidente ng Philippine Society of Mechanical Engineering, kariritiro lang ni Brad Mon, at nakakilala mo rin. At sabi ko nga, yung mga Triskelion sa abroad, binanggit mo na, no? Maraming maraming salamat. Ito po si Jay Ferrer, nagsasabi sa inyong smile, be safe, and stay healthy. Okay, thank you very much. Salamat, Brad. Salamat, Brad. Okay. Thank you. Okay, bye-bye.